Yo, what's up guys? Welcome back kay Baroro TV. For today's vlog, maglilinis ka ako ng aquarium. Bali, ang una kong gagawin, lalagyan ko ng tubig yung hose. Tapos, isushoot ka dun sa loob ng aquarium. Tapos, tutulo na yung tubig niyan guys. Bali, malaki nga pala yung aquarium namin. Dimantimban tubig ang laman niyan guys. Pinabilis ko na rin nga yung aking video. Kasi kung hindi ko ito pabibilisin guys, abot na tayo ng 5 oras. At pinabilis ko na rin yung aking selta. Kasi sabi nga ng ate ko, kapag pinapanood niya yung video ko guys, inantok siya. So, sabi ko naman sa kanya, yun pala kapag hindi ka makatulog, panoorin mo lang yung video ko, madali ka nang makakatulog. So alam nyo na ngayon guys, paghirap kayo matulog, panoorin nyo lang yung video ko, madali na kayo makakatulog. At natapos na nga akong tanggalin yung tubig ng aquarium guys. Bali, kasama ko nga pala rito yung aming alagang aso na Shih Tzu. Ayun si Dos, sinama ko na rin nga siya sa video. Kanina pa siya nakatingin, parang gusto niya masama sa video, kaya sinama ko na nga rin siya. Bali, ang susunod nga pala gagawin guys, at tanggalin ko na nga pala yung isda ang aming alaga na si Hami. Isa nga pala siyang iridescent shark guys, 25 years old na siya ngayon. Dahil 25 years na namin siyang kasama. Kaya kung mag-aalaga nga pala kayo ng isda guys, iridescent shark ang alagaan ninyo kasi masagal kayong magsasama. Ang haba kasi ng buhay nito. Sabi nga ng nanay ko, ito na ang aming bunsong kapatid. Kaya every one month talaga nililinis ko siya para laging malinis ang kanyang bahay. Bali, nilagay ko na rin nga siya dito sa patya muna, nilagyan ko ng tubig. Ay, mag-swimming ka muna. Swimming! Sabi nga ni kakamper, nandiyan ang swerte nyo. Bali nga guys, ganito lang nga pasal siya kaliit nung una namin siyang inlagaan, taon year 1999. Ang bilis talaga ng panahon. Pero nyo, ang laki na niya ngayon. 25 years na nga namin siyang kasama sa buhay guys. Kayo ba meron kayong alaga na 25 years nyo nang kasama? Kung meron guys, comment down below. Masarap ang merong kasamang alaga sa bahay guys, mapa-isda man, aso man, pusa man, or whatever. Pantanggal stress din nga yan guys, kung baga stress reliever. Kung nga kayo guys galing sa trabaho, pagod kayo, pag-uwi nyo nga sa bahay guys, pag nakita nyo siya, medyo matatanggal yung pagod nyo, tapos mapapangiti na lang kayo. Mapapangiti, sana all ngumingiti kapag napapanood yung vlog ko. Bali, ang susunod ko nga palang gagawin, tatanggalin ko yung mga bato na nandun sa loob ng aquarium kasi dilinisin ko rin yun. Ito lang ang mahirap sa pag-aalaga ng isda guys, ang paglilinis ng aquarium. Hindi ko naman masyadong random ang hirap kasi gusto ko naman ang ginagawa ko guys. Kapag gusto natin ang ginagawa natin guys, hindi natin masyadong random ang hirap kasi nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Parang sa trabaho guys, kapag gusto natin yung trabaho, ganado tayo, nag-enjoy tayo. Kaya ang piliin nating trabaho ay yung gusto nating trabaho guys. Basta legal at wala kang nakapakan tao guys, marangal na trabaho yan. Maliit man o malaki ang kita, ang mahalaga, pinaghirapan mo yan guys sa malinis na pamamaraan. Ang galing! Natapos na nga akong tanggalin ang mga bato sa loob ng aquarium guys. Ang susunod ko naman gagawin guys ay i-sponge ko yung loob ng aquarium. Ayan, punasan ko na siya ng scotch brite. Ayan, makikita nyo nga yan guys. Ayan, natatanggal na yung mga dumi-dumi niya, lab-lab-lab-lab. Kaya medyo mo-okay na siya. Ayan, dumilinis na. Yung aquarium nga pala namin guys, walang oxygen. Biruin nyo, yung alaga namin is that 25 years nang walang oxygen. Wow! Nabubuhay ang iridescent shark nang walang oxygen sa loob ng aquarium guys. Ang pag-aalaga ng isda ay hindi biro. Every month mo siyang dilinisin guys. Papalitan ng tubig. Medyo mahirap siya guys, pero ang kapalit nun, kasiyahan para sa akin. Kapag nag-alaga ka, dapat kaya mo. Obligasyon mo na kasi yan. Kapag nakita mong madumi na siya, kailangan mo siyang linisin. Responsibilidad mo na kasi siya, kasi ikaw ang may-ari. Kapag natapos mo naman siyang linisin guys, masisiyahan ka naman. At pati ang alaga mong isda ay masutuwa sa'yo. At kapag manilinis ka ng aquarium guys, huwag mong kakalimutang mag-sounds. At ang i-play mo, Sweet Notes Music. Grabe nga sa kagalingan ng couple band na yun guys. Kapag pinanood nyo nga sila at pinakinggan, talagang mag-i-enjoy kayo. Nag-concert nga ang Sweet Notes sa aming barangay Santa Cruz sa Gunung Bulacan. Punong-puno ng tao guys, pati mga taga-ibang barangay nagpunta sa aming barangay. Pinasaya talaga ng Sweet Notes ang piyesta sa amin. At dahil masaya nga ako na nakadating ang Sweet Notes music sa aming barangay, binidyo ko nga ang concert nila guys. Inupload ko nga sa YouTube. Biruin nyo guys, wala pang 1 month, 100,000 views agad. Iba talaga ang Sweet Notes, sikat na talaga sila. Kasi sulit naman talaga kapag pinanood nyo sila at pinakinggan. Talagang sasaya kayo guys. At dahil nga sa kakikwento ko, natapos na ako maglinis ng aquarium. Pero hindi pa rin ako tapos. Dahil nililinisin ko pa yung mga bato na tinanggal ko dun sa loob ng aquarium guys.
Bali, lalagyan ko nga ng mga tubig yung limba. Bali, 10 sali ng gagawin ko dyan, guys. Kada timba. Ayun, dilipat-lipatin ko yan, guys. Ayun, no? Yan ang medyo nakakangawit, guys. Medyo masakit siya sa bewang. Pero okay lang naman sa akin yun, guys. Kasi gusto ko naman yung ginagawa ko. At parang naman to sa aking alagang isda. Kaya kung pinapanood nyo yung video ko na to, mag-aalaga pa ba kayo ng isda? Comment down below. At kung nagustuhan nyo nga pala ang aking video, guys, ay mag-like at subscribe. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa ipalalabas kong video. Maraming salamat. Ang ganda-ganda mo. Bola lang yan. At kung lalaki ka naman, ang pogi-pogi dito mo. Dito to yan. At tapos na nga ako sa paglilinis ng mga bato. At ilalagay ko na nga yan sa pin sa loob ng aquarium. Ipapatungo na rin yung mga nilinis kong bato. Papatag ko na rin ang mga bato sa loob ng aquarium para pantay-pantay siya. Lalagyan ko na rin nga siya ng tubig. Malinis na tubig. Limantimban tubig. Bilinisan ko na nga yung paglalagay ng tubig at baka abutin pa ako ng gabi. At malapit na nga akong matapos, guys. At makikita nyo nga na maganda na nga ulit ang aming aquarium. Kukuhanin ko na nga sa batya yung aming alagang isda na si Ami, guys. Ibabalik ko na siya dun sa kanyang tirahan. At makikita nga ninyo dyan na masayang-masaya nga ako kasi nakatapos na nga ako. At syempre masaya rin yung aming alagang isda na si Ami. Kasi mababalik na siya doon sa kanyang tirahan. At kahit napagod nga ako sa paglilinis ng aming aquarium, guys, ay masaya naman ako. Kasi nakita ko nang malinis na ulit siya. At nakita ko masaya rin ang aming alagang isda. At dito ko na nga rin tatapusin ang aking video.